We are giving. Why? Sinamales for the apostle Paul and the Jews. Thus, pamamagitan ng grapes. At sa pamamagitan po ng sincerity and love. No, giving. At makita natin ang isang bagay na hindi pwede po basta mag-give. May grace na nga po tayo na kinakailangan po meron din marugtog, sinsinidad sa pagbibigay. Sabi po dito, in contrast with the law, which imposed giving as divine requirement. Siyempre, divine, yung nanagbigay po ay ang Diyos. Christian giving, sasabihin natin, hindi naman ito basta commandment. Sabi nga, last by commandment. Pero pagdating na may pag-ibig, sasalin ang command. Alam po natin, Christian giving is voluntary. And a test of sincerity of love. So makita natin, the greatest manifestation pamaga po ng ating pag-aaralan ay prove the sincerity of your love. Prove the sincerity of your love. Pag sinabi pong prove, eh, demonstrate nyo. No, hindi demonstrate yung sincerity nyo. Nakasama po ang pag-ibig. Sabi nga, the greatest manifestation of God's love is by giving. Nakita natin? Sabi nga dyan sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So yung pag-ibig sa Diyos, gayon na lamang. Ibig sabihin, marugdog na ibinigay ng Diyos ang kanyang buntong anak. At sa pamamagitan nga po niyan, yung sensating yan ay meron pang katuksong. Hindi natapos doon. The greatest manifestations of Jesus' love is giving. So magkasama na po, parang giving na. So, dapat nga eh, umawit tayo ng healing. As a God's love. Paano ba yun? I will sing of my Redeemer and His wondrous love to me. On the cruel of He suffered, from the curse to set me free. Sing on. Sing, of my Redeemer, with His blood He purchased me. Amen. 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 On the cross He sealed my pardon. Made the dead and made me free. Amen. So makita natin na manifestation of God, Jesus' love is by giving. Pinili tayo na napakahalaga ng Diyos. Diyos. No? At sa ating nga dito, meron pa isa na dapat para sa atin naman po. The greatest manifestation of Christian love to God is by giving.
dapat naaalayan natin, pakita natin bilang isang Kristiyano ang pag-ibig sa Diyos. Dati nga dyan, how? Sabi dyan, be grounded in love. Maging grounded tayo sa pag-ibig. Dahil kung hindi po tayo grounded sa pag-ibig, kahit nga sabi ni Apostle Paul, kung ibigay ko man lahat at tinatangkilig, lahat, sa chapter 13 ng 1 Corinthians, tapos ayon ko po. Chapter 13, kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilig upang ipakain sa mga dukha at kung ibigay ko ang aking katawan upang susunugin, datapot wala ang pag-ibig, ay walang pakikinabangan sa akin. So, makita natin yung gawain ng pagbibigay. Dapat may marunong kayong pag-ibig. Kasi kung marami naman dyan po nagbibigay eh. Basta nagbibigay, wala lang, baka trend lang. Pero kinakailangan ko may pag-ibig. Makita natin po na talaga sa pag-ibig, bigay din natin ang galang sa ating pastor. Sa pag-ibig, bigay din natin ang pag-ibig sa bawat mananampalataya. Sa pag-ibig, bigay din natin ang kinamatayan ng ating Panginoon sa Kristo na Church nito. Sa pag-ibig, meron tayo sinusuportahan ng misyonaryo. Bigyan po natin group sa pamamagitan ng Faith Promise. Sa minister, sa ministeryo na ginagampanan ang lahat na nag-working ang Diyos sa atin, yun po yung nagbibigay sila ng kanilang buong kalakasan upang gampanan ng kanilang gawain. Ganyan po ang pagbibigay. May kasamang pagbibigay. At tignan po din natin yung to know the love of Christ. Paano ba natin ma-recognize ang the love of Christ? Sabi nga dyan, love is patient and kind. Love is neither, sabi nga dyan, touchy or angry. Love is never selfish. Selfish po ba kayo sa pagbibigay? Love is, sabi nga dito, is quick to forgive. Don't hold grudges. Love, look for the best in others. So makita natin, nandun doon po pag-ibig, lagi ibibigay, sapagkat gayon nga po ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya ang tayong tulana upang ang sino man kayo huwag mapahama hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Prove your love. It's sincerity. So makita natin yung ninanais ng Diyos. Magbibigay po tayo, sundin natin ang pag-ibig. Kaya kung wala tayong pag-ibig, nagpakain ka nga, nagbigay ka, kung wala kang pag-ibig, ano nga ba ang papakilabangan natin? Sabi nga dito, sa huling bahagi, datapot ngayon nananatili ang tatlo, ito na,
pananampalataya, pag-asa, at ang pag-ibig, ngunit ang pinakadakila, ito ay ang pag-ibig. Hindi lang sa panahon ng pagbibigay-giving lang. Bakit ba kayo nagbibigay kapag misyonaryo? Meron tayong mga preacher dito. Kahit wala doon sa bagay na ihulog dito, pinapersonalize natin. At mahal nyo ang tao, mahal nyo ang mga teacher, mahal nyo ang mga pastor. So napakaganda po ang giving. Magmumula po sa puso. Yun po ang ninanais at tinatalakay natin sa gawain ito. Number 3 na po tayo. Napaka-base po lamang. Giving is the proof of sincerity of your love. Ang pinakamaganda pong ehepto talaga ay ang the widow mites. Alam niyo, wala man lang nabanggit doon na pag-ibig. Pero alam ko, kung babasahin niyo po yung chapter 22:44 na Matthew, wala po doon nabanggit na pag-ibig. Hindi ko po dinadagdagan. Pero nagpunta sa doon upang sumumba na meron silang kaalaman tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng iyong lakas, ng buong kaluluwa. Yan po yung sinasabi. Unahin niyo ang Diyos. So nagpunta po dyan. Ang yung kanyang nakikita ay puro mayayaman. Hindi nga natin alam kung siya may asawa. Hindi nga natin alam kung paano ang pamilya niya. Pero nagpunta siya doon pang mag-worship. Nagpunta siya doon pagdating ng pagkakaloob. Dalawang meta na lang yung kanyang nasa sa kanya, buong kabuhayan niya, binigyan niya roon. Bakit? Bakit kaya? To prove the sincerity of his love. Mga kapatid, sa atin sa panahon ngayon, ano ang dapat ibigay? Yun yung dalawang beta lamang. Dapat tangan natin ang pagbibigay. Kaya sabi nga ni Pastor, tagwala kayo. Bigyan nyo ang sarili nyo sa Panginoon. Ihanda nyo ang inyong sarili sa Panginoon. Buong puso po ninyong ihandog ang inyong pag-ibig sa Diyos. Ibigay nyo. Dahil kung hindi po tayo magbibigay ang ating sarili, hindi po tayo magkakaroon ng paglago sa kanyang mga iniahatal sa atin. Pero sabi dyan, hindi nyo ba alam na ang pagbibigay ay isang wisdom? Kaya nga, give your substance. Wisdom ba yun? Ikabit natin sa Malakay 3:10. Hanggang doon, basahin po natin. Kung meron doon wisdom, sabi dito, dalhin ninyo ng buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ang aking bahay. Dito nyo, in the storehouse, dadalhin. Hindi ba magtataka kayo? At ano, subukin nyo kung ngayon sa bagay na ito, bubuksan sa inyo ang mga durungawa ng lagi. Ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Hindi ba tinuturuan tayo ng wisdom sa pagbibigay? Kaya, kala po natin, giving is just a giving with nothing. Nagbigay lang tayo ng wala lang. Tanda natin,
giving ay isang bagay na napakahalaga sa Diyos. Okay. Tingnan natin sa Proverbs 3:9-10. Panangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkili. Hindi ba mahalaga yun? Panangalin mo, honor the Lord with thy substance, with the fruit of all thy increase. Mahalaga niyo po, i-honor po natin sapagkat siya po yung nagbibigay ng lahat ng source sa ating kabubuhay. Siya po yung nakakaalam kung kayo magbibigay ng unang bahagi, siya po yung sa gawain na sinusunod po ng ating pastor kung saan nga pa pupunta. At ang sabi lang, sa kayo mapupunan yung kamalig ng mga sagana at ang inyong mga alilisan, aapawan ng bagong alak. Hindi ba isang bagay na wisdom yan? Mga kapatid, kung sasabihin pa ulit sa Malakay 3:10, balik po tayo doon. Ang sabi dyan, papatuloy po natin, at kung aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang bunga ng inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon at inyong puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon ako. Hindi po ba rin ang isang wisdom? Reward na nga yan eh. Reward na po sa atin yan. So makita po natin yung giving to prove the sincerity of your love. May wisdom dyan. May honoring dyan. At meron pa pong isa. In Hebrews 6:10, sabi dyan, it is not unrightfulness to forget your labor of love. Okay, may kasipagan kayo. Nagtatrabaho po kayo. Nagbibigay na kayo ngayon ng pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng giving. Ano sabi dyan? It's not unrighteous to forgive your love. The labor of love. Yun po yung proportion ng gift na dapat ibigay natin eh. 10%. Kung ano yung income, sa loob naman ng isang taon, hahati-hatiin yun. Tithes. Dapat ibigay po natin yan, hindi naman atin yun eh. Pag nakalip po tayo sa pagkakaloob niyan, hindi na po mabigat. Sanay na eh. Ginagawin na ating sarili sa pamamigit, sa pamamagitan ng kung ang Diyos ay nagbigay sa atin ng grace, yun naman pabibigay na it is the signs of the Spirit. Yun po yung ating. At makita po natin dito, dati pa dito, sa number 4, love is the greatest motivation in every service. Paano yun? The love of Christ can never be taken away from us. Paano din yun? Sabi na Romans 8:35-39. Mga kapatid, tayo po ay lamin dito. Nagsiservisyo po tayo sa gawain ng Panginoon. God intended to us to use. No? To use us
Sabi nga dito, tayo gagamitin ng Panginoon sa lahat ng bagay na hindi mapipedyo. Wala pong pedyo. That's the intention of God in giving. The effective service na magagawa natin sa ating Panginoon. Amen. Kung magkakapilyo po, kailan po may problema na. Hindi po tayo sumusunod. Pero nakikita ng Diyos ang nagbibigay ng masaya ay pinagpapala. Nalulungin po niyo dyan. Kaya kung po tayo yung magbibigay, nagagalak, magbigay po tayo. Ngayon, kung hindi po kayo handa at wala nang bibigay, wala nang problema dun eh. Ang problema po lang natin ay maging penal na tayo. Lalo na yung mga backslider, ang pangabay bibigay. Pag ang backslider ay nagkagayon, maraming blessing ang nawawala po sa kanya. At ang backslider ay nagkagayon nga, ano mangyayari? Ay nagkagayon sa makabalik. Lalo na sa pagbibigay. So makita natin, the love, the greatest can never be taken away from us. The love of Christ. And the love we have for God should challenge us to give. Tatandaan niyo si Peter, tinanong siya ng tatlong beses, Thou hast loved me? Tatlong beses po yun. Anong sabi niya? Pakainin mo ang aking puna. That is service. So, kinakailangan po lamang tayo na sumunod, kampanan, at meron pong pag-ibig, yun po yung challenge sa atin. Dahil kung hindi kayo cha-challenge ng Panginoon, wala pong magaganap na pag-ibig sa pag-ibigay, wala pong magaganap sa serving, kayo po nakakaalam sa mga sarili. Kaya, for conclusion, madali po lang ito. This is a challenge about the sincerity of your love. Prove the greatest manifestation of Christian love to God by giving and to serve Him. At kung hindi kayo hindi naman po, sabi nga, voluntary lang ito eh. At kung meron ka naman kayong hindi gaganap patan, at magiging selfish po kayo, if you are, so it, sabi nga dito, if not, you will bet God. Yung para sa Diyos, ba? Kung Jesus kayo, hindi binibigay. Sabi nga dito, it can never give contentment but greed and lack of faith. So napakahalaga po yung pagbibigay. Pag naturo po tayo na marugdog, yun po yung inanais ng Diyos makita sa atin. Kasama po sa paggawa ang pagbibigay. Salamat po naman.